name is Jalai and welcome to our channel. In today's video, magpapakita ko ng 10 early 2000s na series from Cartoon Network sa mga Gen Z at Gen Alpha kong mga pinsan. I-rate nila ito kung 1 or 10. But bago tayo mag-umpisa, we have Linis, Viel, and Julia. Ay, si Yori. Tulog si Yori. Usually kasama namin si Yori. Yeah. And dito lang naman siya sa Visayas. Mamaya gigisingin ko siya. What? Alright. Are you guys ready? Yes! Yes! I got this! Alright. Okay. Pero familiar naman kayo sa Cartoon Network, di ba? Yeah. Duh! Pag hindi, sugus-sugus ko. Oo, magugulat ako. Ay, ayan siya. Kasali ka na. Yes! It's Yori! Yori! She's here and we have Yori! Yay! May Yori! The loaves. Cute niya. Okay. Meron tayong Gen Alphas, meron tayong Gen Z, and Gen Alpo. Gen Alpo. I mean, millennial din. Our first cartoon is Dexter's Laboratory. Familiar ba kayo? Yes. Medyo. I feel like alam ko siya, pero di ko siya alam. Like, alam ko siya, pero di ko siya alam. Like, sobrang familiar. Like, I see it. Ah, so parang nakikita niya siya? Yeah, I see it. But parang, I have really... Natadaan ko siya, pero nasiskip. Nasa Pogs ko siya, pero hindi ko siya napapanood. Pero nakikita ko yung commercial niya. Alam ko may nakakainis siyang ate. Tapos, ewan ko, hindi ko kasi nagigets yung ginagawa niya. Kaya, siniskip ko. Pero baka familiar sa inyo si Dexter. Kasi may sikat siyang meme. Alam mo, parang alam mo. Ay, oo, alam baka doon mo siya nakikita. Oo. So, ito yung Say It Again, Dexter. Over there. French fries. Diba? Pinterest. Yan, sumikat siya dahil sa... Well, para sa mga later generations, yung nagiging familiar sa kanila. Kasi nakikita nila tong meme na to. Pero dati talagang yan yung OG. Bibigyan lang natin. I love your Philippine ham. Ham and cheese. Ham and cheese. Alam mo kung ano yun? And cheese. Wow! Grabe! Mukha kasi siyang pangalan. So, yung Dexter's Laboratory, tungkol siya kay Dexter, isang boy genius na may hidden science laboratory. Sikreto lang to sa mga parents niya. Pero, meron siyang yung sister niya, si Didi, na sobrang kulit and curious sa lab niya. Kaya din, madalas mag-fail yung mga experiment niya. Kasi kung ano-ano yung pinipindot ni Didi. May rival si Dexter, si Mandark. Na-crush naman si Didi. Amazing! So thrilling! Ooh! 10! Ate Linis, 10. Why? I just get the feeling na ano, parang I would like love my childhood even more pag pinanood ko yan. Kasi ngayon hindi ko na siya mapapanood. Like, hindi na ako super my entertainment. Feeling ko siya yung one of the shows na tatatak sa utak ko. Nakaka-relate ako sa kanya kasi nakakainis mga kapatid. The woman was too stunned to speak. And also, mahilig ako maghalo-halo ng something. So, I like... Oh, like invention. Actually, nakaka-encourage si Dexter noon na parang kami na, hala, ano kayong pwedeng invent din? And Ate Julia, what do you think? So, mahilig kasi ako ng manood ng Phineas and Ferb and I think same vibe sila and magkakasundo sila ni Dexter. Tapos, di ba, si Didi parang si... Si Candace, oo. So, our next one, hindi ko alam ito, familiar kayo sa kanila. Yes! Powerpuff Girls! Ayan. Ito actually yung 1998 to early 2000s na art style niya. Ito yung napanood ko. Pero ngayon, ito na yung art style niya. Ito na yung 2016 to 2023. Pero parang mas alam ko pa din to. Ah, talaga? Oo nga, mas iconic pa rin talaga yun. Yung ganyan nila kalinggit. Hindi ko na ito napapanood itong mas bago. Same. Yung intro niya din, may juice na agad, di ba? Kasi parang sugar, spice, and everything nice. Ginawa sila ni Professor Utopian. Tapos parang gusto niya lang gawa ng mga regular na bata, gano'n. Mm-hmm. Kasi parang natamaan yung Chemical X. Oh. Nagka-power sila, naging superhero sila. So, tumutulong sila sa Townsville, sa bayan ng Townsville. Nagka-fight sila ng mga monsters.
Nakakakita ko edits niya sa TikTok. Talaga? Tapos, parang sa YouTube dati na nanonood ako. Bago ako pumasok, ayun, pinapanood ko. So yan, si Craig McCracken. Siya yung gumawa ng Powerpuff Girls. Tapos, ang initial pangalan ng Powerpuff Girls dati, The Whoop-Ass Girls. What? Pero parang hindi siya nag-work, diba? So, pinalitan, The Powerpuff Girls. Buti naman naging ano siya, mas safe sa bata. Oo. Tapos, Blossom Bubbles and Bud yung pangalan. Bud? Pero may friend din na nag-suggest na Buttercup na lang. Kaya Bud? Hindi ko rin alam. Siguro kasi gusto niya yun, diba? Para medyo tough, boyish. Pero yun, ginawa na lang siyang Buttercup. So, diba? Cute. Bagay na bagay. So, eto na yung intro niya. I'm pretty sure familiar pa rin. Why 10? It's like the most iconic thing in Cartoon Network and probably the show that I watched the most. She just said what I was supposed to say. Yeah, iconic siya. Pinapanood ko siya bago pumasok. So, naalala ko yung mga masasayang moments. Childhood memories? Oh, alala na childhood. Core childhood memories. Tapos naalala ko yung mga iba't ibang episode, like yung may lalaking version nila. Sobrang iconic din nun. Tapos ngayon tumitingin ako ng mga fan arts ng mga malalaki na sila. I see! Diba? Yung Rowdy Rock voice. Next one, hindi ko sure kung familiar kayo. Si Johnny Bravo. Familiar ako dyan. No? Familiar ako dyan. Nasa post ko rin siya. Sa'yo familiar? No, pero di siya pinapanood. So si Johnny Bravo, muscular siya na dude na boses Elvis. Medyo ganun siya. Conceited siya, tapos nakatira siya sa bahay ng mommy niya. At yan ang kadalasan ginagawa niya. Nag-pick up siya ng girls. Tapos sawang-sawa na sa kanya mga girls. Yun yung story niya lagi? Oo, nag-pick up lang siya ng girls. Kaya sabi ko, wala siya mga kalaban ganun. Mga rival, siguro once in a while. Pero lagi siyang nare-reject ng mga girls. Which is okay din. Kasi parang naisip ko, okay, parang hindi siya mag-work sa generation ngayon. Kasi parang, hindi ko alam kung cat color siya or what. Diba? Parang pick-up artist, gano'n. Alright, ito yung intro niya. Hindi ko siya pati. Hindi man lang one. Ano? Half siya. Feeling ko parang ang boring niya panood. Yung puro girls na lang yung inaatupag. Tapos, ang feeling hero niya. Diba? Alright, si Ate Biel? No. No, just no. Just no. Yori? Ang ganito kasi same reason sa kanila. Parang walang plot. Ang plot niya lang ba is manglandi? But may chance. Pero may chance kasi parang kung ano, manglalandi siya in a bobo way na nakakatawang nakakahiyaway. Baka ma-entertain ba? Actually, lagi siyang nare-reject. So, kaya ayun. So, kaya siya satisfying. So, yung next one, feeling ko baka hindi familiar sa inyo. Cow and Chicken. Familiar kayo? Gusto yan ni Yori. Oo nga. Yori. Si Cow and Chicken, biological sibling sila. Ah. Like, magkapatid talaga sila. Eh, nakalagay sa Wikipedia. Yun yung pangalan din nila, Cow and Chicken. And Cow and Chicken sila. Tapos may parents sila, si Mom. May nakalingiting! Si Yori. May mga misadventure sila. Tapos eto si Red, yan yung nagsascam sa kanila. Ano siya? Demon? Oo, demon siya. Or devil. Devil ata. Play na natin ang intro. Lang yung parang papanoodin mo lang siya, yung parang, alam mo yung trip mo panoodin.
ng audit kasi kakatapos mo lang manood ng horror. Tapos ayaw mong matakot. Oo! Oh, oh. Half? Okay. Half? Sige! Feeling ko it's funny, pero it's not something like you would be super entertained. It's just something to make you laugh. Gets, gets, gets. Natatawa ko kasi sobrang funny looking nila. Pares kami ng sagot ni Yori kasi batang manok po ako. Tatay ko po kasi ay may farm at nakakaroon ng chicken. Tapos meron akong chicken na pangalan ay Cheeky. Tapos naalala ko lang siya. So, ang next natin is Ed, Ed, and Eddie. Familiar sa inyo? Familiar yung pangalan. So, sila yung tatlong bata na lahat sila may Ed sa pangalan. Tapos marami silang mga pinaplanong kalokohan. Kapatid ba sila? Hindi. Mostly about siya sa relationship nila sa mga neighborhood kids. Ayan. Actually, crush ko to si Kevin. Hindi ko alam bakit. Baka siya lang kasi yung mom ko. Oo. Oh. Tapos, but kadalasan lahat, yung goal nila doon is magka-pera or magka-jawbreaker. Nakatikim na ka ng jawbreaker. Oo. Ay, oo. Oh. Yun yung mahirap. Ano yun? Bumili ako nun sa candy corn. Trinay ko. Tas, ang hirap tunawin, no? So, inandap ko siyang basagin. Parang binato ko siya sa sahig. Pero may plastic, ha? May gustuhan mo siya yung lasa? Yung candy. Ano yung nasa loob? Iba-ibang color. Ang alam ko may bubble yung sa loob. Oh. Sobrang curious namin nung bata kami na, oh my gosh, kasi sa bibig nila yan. Kasi, syempre ang OA naman nung size ng jawbreaker nila dun sa cartoon, di ba? Oo, lahat sila ang ganyan, no? Tapos lahat sila hinahabol yung jawbreaker. Pag may pera sila, jawbreaker yung bibili nila. And then, ito yung intro. Watching how they get the jawbreaker. Kasi pag neighborhood sila, tapos parang magka-compete sila in order to get like a lot of jawbreakers. Why one? Hindi ko ma-weird ako sa kanila. Ayun, yun din naisip ko dati. Why 10, okay. Ate Julia? So, dati nung bata ako, ayaw ko siyang panoorin nun. Parang nawi-weirdohan din ako. Tulad nung sagot ni Biel, parang weird na mga batang hindi naliligo. Ngayon nalaman ko na about siya sa relationships. Parang gusto ko nalaman yung mga nangyayari sa buhay nila. Parang sitcom vibes, ganun. So, next natin is Codename Kids Next Door. Ito, isa sa mga paborito namin na Ate Bea. Tapos pinipili namin sino kami, ganyan. May treehouse. Oo. So, ang naalala ko dito, Phineas and Ferb, kasi mahilig din sila mag-invent. Tapos may treehouse sila. Yung isa ko pa naalala dito, yung Little Rascals. Ah, kids na acting adults na super independent. Tapos meron silang org. Sila naman mas advanced kasi parang may mga weapons sila. Tapos, di ba sa Little Rascals, no girls allowed. Sila naman, no adults allowed. So parang co-ed naman siya. Tapos, yun yung mga usual enemy nila, yung mga adults, teens, ganun. So sila mga 10 years old ata sila. Yung codename nila is, yan si number 1. Number 2, 3, 4, 5. So, kaya, code name Kids Next Door. Yan yung treehouse nila. Parang Howl's Moving Castle. Diba? Ang laki tingnan mo, lumabas dun sa bahay. So, yan. Very iconic din yan. Parang bahay ni Finn at Jake. Oo. Oh. Diba? Parang magkaganyan kung familiar kayo sa... Tapos, pinaghalo mo sa Howl's Moving Castle. Oo. Oh. Yung Howl's Moving Castle, ano siya? Ang dami niyang... Bahay siya na maganda sa loob, pero... Para siya factory sa labas. Oo, basurang naglalakad. Question. Yes, ayan yes. Hindi ko na alam yung year. Basta early 2000s. I'll put it here, yung year. We can see it. I can touch it. Bagay na. Bagay na yun yung description sa kanya. Bulinjong. If I could, I would make my own clout like that. Lumang kasi yung nagba-Barbie.
lumaki siya nagbabarbie, tapos ako lumaki sa, parang naglalaro sa labas. Lumaki siya naglalaro ng Barbie, tapos ako lumaki naglalaro. Na-experience. Ng kalabo okay, sa kalabo. Why 10? Di ko din alam. Mukhang cool, gano'n. Oo, like it's cool. Maalala mo yung mga moments mo na may kalaro kang bata, gano'n. And why 10, Ate Julia? Kasi po, ako po ang leader ng mga team fighter at naalala ko po yung childhood ko. May grupo siya ng bata. Alam pa nila team fighter! Yung next natin is Foster's Home for Imaginary Friends. Familiar? No? Hindi ko alam. Yes! Yun, napanood ko yan. So, fun fact, yung gumawa ng Powerpuff Girls, siya din ang gumawa na Foster's Home for Imaginary Friends. Agad-agad. Ang cute nito kasi ito yung universe kung saan nagkakatotoo, nagiging real physical life form yung imaginary friends ng mga bata. Naalala ko rin yung Toy Story kasi pag lumaki na yung bata, pero hindi talaga sila totoo. Nagiging totoo sila. Kung nga may imaginary friend kang drawing, magiging totoo siya. Like, kung nga magiging as physical as Yori sila. Kaso, na-outgrow siya nung bata kagaya sa Toy Story, di ba? Parang lumalaki na sila. So, kailangan silang dalhin sa orphanage. Ang sad ko. Pero wala ikikip. So, isang orphanage ang Foster's Home. Itong lola, siya si Mrs. Foster. So, siya yung may-ari ng orphanage. Tapos itong rabbit, yan yung imaginary friend niya nung bata siya. So, siya yung manager na nung Foster Home. Tapos, itong si Mac, imaginary friend niya si Blue. Kaso, naging 8 years old na siya, tapos yung mom niya, sabi niya, parang masyado ka na matanda para magka-imaginary friend. So, kinailangan yung dalhin si Blue sa orphanage. Kaso, nalaman nila na pwede siya ma-adopt ng ibang bata. Eh, ayaw ni Mac noon, kasi mahal pa rin niya si Blue. So, nakipag-deal siya dun sa mga owner ng foster home na kung pwede niyang bisitahin everyday si Blue. So, yun. Lagi silang may adventures sa foster home. Yun pala yung backstory. Oo, parang sad, no? Nung binabasa ko pala, ay sad pala yung pagkasad. Pero, yun, ang cute kasi para siya si Andy and Woody, pero parang together forever. Hindi give up ni Max. Si Boo Andy. Grabe. Boo. Yun, nahimik siya. Example lang siya, nabash pa siya. Alright, so ito yung intro niya. Si Craig Mac. Diba? Siya din. Damn! Julia? Sad, pero like, interesting siya. Kasi, dahil cartoon siya, hindi siya nabukong sad. Alright, at Ate Vian, why 10? Ang cute niya. Ang cute ni Blue. Wait, naparoon niyo yung Inside Out? Di ba parang meron din imaginary friend si Riley? Uh-huh. Pero naalala ko lang, si Pingpong. Ay, si Pingpong. Ay, oo! Di ba imaginary friend siya? And Ate Julia, why 10? Enjoy ko na siya nung bata ako. At lagi ako nagwa-wonder, bakit ano ba sila? Tapos ngayon ko lang nalaman yung backstory. Oh. So, actually, ako nga rin. Yung ibang mga details, ngayon ko lang nalaman. Alright, our next series is The Grim Adventures of Billy and Mandy. So, about siya sa, ang pangit ng term, pero parang, bobo yun. Ay. Ang bobo kasi ni Billy. Ay, so, hindi siya bobo yan. Di ba? Kasi, hindi, tsaka in-x-ray kaya yung ulo niya, tas ang laman tornilyo. Pero, sobrang happy-go-lucky lang ni Billy. Minsan, kahit anong sabihin ni Mandy, parang okay lang siya, ganun, very positive. Tapos si Mandy naman, very cold-hearted, pero matalino siya. Like, medyo nagbibigay siya ng Wednesday Addams na vibe. Tapos nagkaroon sila ng parang bet ni Grimm. Si Grim Reaper siya, like, si Death, di ba? Tapos parang nagkaroon sila ng limbo match. Alam niyo yung parang may pole, tapos limbo. Nakapagano na ba kayo? Natalo si Grim. So, naging slave siya ni Mandy at ni Billy. Hanggang, like, forever. Pero mabait siya. Like, naging friends na sila. Parang forced friendship, ayun. So, yun, marami silang misadventures. Marami rin silang nami-meet na mga
iba't ibang entities ng underworld. Ang tangkad kasi ng ang tangkad ng isa ni kamatayan. Ni kamatayan. Ito na. And then why 10 at Julia? Kasi napanood ko na. And naalala ko nga ang bobo ni Bailey. Our next one, number 9, familiar kayo. Sobrang familiar. Parang Powerpuff Girls level yun. For sure. Tom Ay, and Jerry. Of course. Sobrang basic lang ng favorite plot. Favorite ng nanay ko. Totoo. Wala naman kailangan i-explain kasi obviously cat and mouse naghahabulan. Yeah. At pero alam niyo ba, yung Tom and Jerry noong 1940s pa siya. What? Oh, kaya alam siya ng mga matatanda. Na oo. Matanda pa kay Lola. Oo. Oo nga no. Si Lola kasi pinanganak 1941. Actually si Dad fan ng Tom and Jerry. Galing naman ang Tom and Jerry, parang ang layo na niya dating. Natin Tom and Jerry na yun eh. Everybody watch natin. Ang galing no? Timeless siya. Sino na kayo alam yun? Pwede natin siyang pag-usapan about Tom and Jerry. Sana so, nga kasi parang hindi ko naman nanonood siya nung mahilig siya sa cartoons dati. May TV na ba sa Philippines? Grabe naman! Oo! Yung pinupukpuk nga lang para gumana. Oo, yun lang. Sinusundok ng lapis. And Ate Biel? Natatawa ko kasi parang si Tom, nainis siya kay Jerry, pero magkaibigan pa rin sila. Mmm, totoo. Like, parang frenemies. Mmm, girl name, baby. Hindi walang nananalo sa kanila. Actually. And then, Ate Julia? Kasi nga, favorite namin, pati ng nanay ko, favorite. Natatawa siya ng, as in yung outlaw na tawa dahil sa Tom and Jerry. Naririnig ko tuloy. Pero yun ang pangalan ng lalaking cat, akala ko. Tom cat. Tom cat. Di ba pag girl, feline? Ano pag ano, pag baby na cat? Kutin. Tama naman. Diversity. I love it. Team Tom ba kayo or Jerry? Jerry, kasi maliit siya. Oo nga, Jerry. Ako to. Dapat panalo si Tom kasi malaki na siya eh. Tapos hindi pa niya matalo yung si Jerry. Sige, explain your side, Tom. I love cats. Sige nga, hahawak ba kayo ng daga? Hindi. Exactly. Pagkamukha ni Jerry kasi Jerry. Pagkamukha ni Jerry. Okay, so our last one. Kadalasan, pinapalabas siya sa gabi. Kaya bagay na siya yung last natin. Kasi gabi rin, ito yung huli namin napapanood bago kami matulog. Ang Courage the Cowardly Dog. Pinaka-naalala ko dito si Dory. Sobrang familiar ko dito. Alam ko yan. Sorry. So matatakotin siya na dog na actually na-abandon siya nung puppy siya. Parang weirdo din yung vet eh. Parang pinadala yung parents niya sa outer space. Hindi ko, ngayon ko lang din nabasa yun. Oo, tapos nahanap siya ni Muriel, inalagaan siya. And nakatira sila sa middle of nowhere. And my husband si Muriel na lagi tinatakot si Courage, si Eustace Badge. So hindi naman siya meant i-abandon pala ng parents. Tapos ayan, so nakatira sila sa middle of nowhere. Tapos kung ano-anong monsters yung nami-meet nila, di ba? Kung ano-anong entity. Nakakatawa. Sobrang nakakatawa. Disturbing. May mga disturbing episodes. Hulo, familiar ba kayo? Oo. Ikaw, Pamsi. Ate Lulis, hindi. Bakit? Oh. Sobrang concerned niya sa'yo. Bakit? Oh, bakit hindi mo alam? Barbie lang pinanood doon, tsaka My Little Pony. Ito, play natin. Stupid dog, you make me look bad. I will never say that to my dog.
Okay, half. Half din. 10. Ako half kasi may one, may side na 1, tapos may side na 10. Okay, so bakit half actually miss? Nakakaaway dog and mga things na ayaw ko katulad ng disturbing. Alright, Ate Biel, why half? Feeling ko this side sa 10, matatawa ko sa kanya. Tapos dito, side, yung mga matatapot ako medyo dahil sa disturbing parts. And mainis ako sa matandang yun. Why 10, Ate Julia? Napanood ko siya and weird thing, satisfying panoorin. Kahit may mga creepy na bagay-bagay. Alright, ano yung top 3 na papanoorin nyo? Powerpuff Girls. Yung Jawbreaker. Ed. Tapos yung Tree House. Ayun! Kids Next Door! Okay, ikaw next. Papanoorin ko yung Kids Next Door, Powerpuff Girls, and Puff Girls, and yung sino una! Una, Dexter's Laboratory. Si Courage, Powerpuff Girls, at ano ba yung iba? Ayun, Cow and Chicken! Ah, talaga Cow and Chicken. Si Yori din. Yun yung ano na, yun lang laman ng 1, 2, 3 niya. That's it for our Would You Watch This? Thank you to our crew! Wow! Tama ba? Anong mas gusto niyong tawag? Jalala Landers. Okay, ulitin natin. Hindi ko rin alam mga sasabihin ko eh. Parang nag-impromptu lang ako. Alright, thank you for watching Would You Watch This? Thank you to our crew, Lianice, Biel, Ate Julia, and kay Yori na natutulog. Please check out the rest of our videos. Meron kaming Disney Channel and Anime Boys, 90s Anime Boys. Don't forget to hit like, subscribe, and hit that notification bell. Thank you guys for watching, and we'll see you next time. Bye! Pick one, this or this. Don't forget to hit like and subscribe to my channel for more videos, please. Thanks for watching!